maaga po natin matatapos ang tore. Gawang kamay ng mga tao ang ginagamit nating bloke ng bato. Pinagpatong-patong nila ang mga ito at pinagdikit gamit ang aspalto. Ang toring ito ang magiging pinakadakilang monumento sa buong mundo. Ito ay isang tagumpay na siyang magbubuklod sa ating lahat upang hindi na tayo kumalat sa ibang lupain at kung saan man sa mundo. At sino mang mapadpad sa lupain ng sinar ay siguradong maninikluhod sa pagkamangha sa bagay na ating ginawa. Ang lahat na makakakita sa tore ay magiging saksi sa ating kadakilaan. Kaya nating gawin ang lahat ng bagay! Ginagawa ba ng mga tao ang toring ito para abutin ang langit? Ano kaya ang gagawin ng Panginoon? पोजीशन पे खेलना चाहिए बहुत बढ़िया क्रिस अगर वैली व्यू के सारे खिलाड़ी तुम्हारे जितने अच्छे हैं तो मुझे टीम में शामिल होने के लिए दुगनी तैयारी करनी होगी अब मेरी बारी सिगे कौन मग इबिक से बीनोन जोय पाने नाती नहीं तो तोरू सा कन्यांग लारू नंग टीम को हिंदी रे नमन ताई ने काकाइन टीम बियान सिगुरादों नहीं हिरापन शा Tingnan mo naman, lumipat dito ang pamilya niya galing pa sa India. Tapos bagong school, wala siyang kilala kahit isa, at pati salita niya iba. Chris, Joy, deko! Main tumhein mera sabse achcha shot dikata hun. Ano kayang sinasabi niya? Hindi ko nga rin alam. Hoy, Veer! Sisindihan namin ang mga pantalon namin at magdadive kami sa swimming pool mula doon sa lab roof. Ano, sali ka? Chris, masama yan! Ano? Hindi naman niya ako naiintindihan. Wow! Ang galing mo, Veer! Chris, sorry. Maine is yard ke liye bahut zorda laat mari. Chinta mat karo. Main ball ko le aata hun. Main bhi wapas aata hun. Phir hum tumhari bachi bhi ranneeti dekhenge. Naku naman. Kailang mag-translate ni Gizmo para sa atin. Pero sabi mo may mga updates at diagnostics si Gizmo ang araw. Mag-online ka na muna ulit, Giz. Kailangan namin na interpreter. Ika-cancel mo lahat ng updates niya, Chris? Hindi ang salita ni Virjoy. Mahigit 1,000 taon na ang language na yun. Palagay ko meron na si Gizmo na mga kailangan nating translations kahit hindi na siya mag-update. Oh! Hello, Chris! Hello, Joy! Chris! Mukhang kinancel mo ang pagda-download ko ng mga updates bago pa matumatapos. Alam mo bang... Oo na, ayaw mo na yun, Giz. I-access mo na lang ang translator module mo at sumama ka na sa amin. Problema, Gizmo. Sa palagay ko, nagkagulo-gulo lahat ng language files ko dahil sa na-cancel na update. Tingnan mo nga ang ginawa mo, henyo. Ngayon, dalawang tao na ang hindi natin maiintindihan. Para na rin tayong may United Nations sa sitwasyon na to. Hayaan nyo na muna ako magpatakbo ng isang sword system scan sa background. Sa pamamagitan nito, marirecategorize lahat ng translation sa aking biblioteka sa lalong madaling panahon. Ano ba naman to? Ano nang gagawin natin ngayon? Nakakainis talaga. Bakit ba kasi ibang salita ni Vera at hindi naging katulad sa atin? Superbook! Dadalhin ko kayo sa panahon kung saan nilikha ng Diyos ang iba't ibang klase ng salita sa ibabaw ng mundo. Pala-pala buhangin dito! Sige! Sige! Sige!
Bilisan niyo magsikilos! Wow! Ano kaya nangyayari dito? Yes, kailangan natin ng info scan. Ayon sa info scan, dinala tayo ni Superbook sa lupain ng Sinar. Ang oras ay approximately... Ay, tingnan mo! Hindi ka pa rin paniwala! Pwede yung naiintindihan namin, Gizmo? Wow! Ang taas! Ibang klase! Ano kaya yan? Ayon sa mga file ko, isa yung ancient structure na kilala sa tawag na Torre ni Babel. Itinayo to ng mga tao para itanyag ang kanilang mga sarili. At ang iihang nila... Guys, iyon ko kayo! Sige, tumungan niyo sila doon. Giz, ipakita mo nga sa amin ang tuktok ng Torre. Wala akong makita kahit ano sa anggulong to. Sorry. Alam ko na. Dahil sa latest upgrade ko, pwede natin makita ang tuktok ng Torre nang walang kahirap-hirap. Ano naman yan, Giz? Isa yung aerodynamically designed camera lens na merong real-time image transfer capability. Mukha naman bubuhig yan na merong camera sa may likod niya. At pareha sila ng ulo ng Gizmo. Giz, imposibleng si Dad ang nag-design yan. Siyang nag-design ng camera. Ako naman ang naglagay ng ulo at pakpak. Tingnan mo ang kaya niya gawin. Kaya niya lumipad ng 30 miles per hour. Mag-hover tulad ng hummingbird at mag-store ng 50 terabyte of images. Sis, nakigis mo ang mukha mo. Alisin mo nga yan dito, Giz. Ang galing! Tama! Oh! Giz, kailangan mo nang tapusin ang sword system scan na yan. Ngayon, tingnan natin ang tuktok ng Torre. Sa wakas, malapit na rin magbunga lahat ng paghihirap at pagkuplanong ginawa natin. Nagkakaisa tayong lahat. Ang pagtatayo ng higanting monumentong ito, siya naging sanhi ng pagkakabuklod-buklod natin. At ngayon, tignan nyo! Walang bagay na hindi natin kayang gawin! Nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ano nangyayari? Wala namang kayong dapat na ipag-alala. Hindi matitibag ng anumang bagyo ang Torre natin. Kunin niyo ang mga plano at bumaba na kayo. Bilis! Napakalaking bagyo ang paparating. Dapat siguro maghanap tayo ng masisilungan. Ang mabuti pa'y bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaunawaan. Sa'yo. Hindi kita maintindihan! Bilis! Bumaba na kayo lahat sa Torre! Oh!
tayo na masisilungan. Guys, pasok dito! Nandito lang kami sa likuran mo! Kunin niyo ang mga plano ng tore at pumunta sa ligtas na lugar! Kayo lahat! Watak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat do'y ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. Wow, grabe talagang hindi ako makapaniwala dun sa nakita natin. Oo nga, pero bakit kailangan ibahin ang Diyos ang wika ng bawat isa? At magdulot ng ganong klaseng kaguluhan. Itinatayo nila ang toring yun para lang itaas ang mga sarili nila. At kung kaya nilang gumawa ng ganong bagay, hindi natin masasabi kung ano pa ang mga pwede nilang gawin para mapatunayan sa lahat ang kadakilaan nila. Kung ganon, ang gusto palang mangyari ng Diyos, protektahan sila sa mga sarili nila. Tama ka. Uy, guys! Mukhang inilipat tayo ni Superbook sa ibang panahon! Talaga? Nasaan na tayo ngayon? Ayon sa datos, nandito naman tayo sa lungsod ng Jerusalem. At ito ang panahon, 50 araw pagkatapos ang muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ano? Ah, kasama ba kayo ng mga tagasunod ni Jesus na taga Nazareth? Kami yung... Alam mo, kaya kami nandito kasi... At dahil nandito na rin kami, ngayon, pwede ba kaming pumunta ron? Kasama ba kayo ng mga tagasunod ni Jesus nang siya ay namatay? At nang siya ay nabuhay muli, nasaksihan niyo rin ba ang himalang yun? Kasi, Alam mo? Oo, kasama namin si Maria at ang ilan sa mga disipulo niya. Nandun din ba kayo nung araw nung umakyat si Jesus sa kalangitan? Hindi, pero malamang kamangha-mangha ang pangyayaring yun. Kamangha-mangha talaga mga bata. At ang nagdaang 3 linggo para sa aming mga tagasunod niya, naging kahanga-hanga at minsan nakakatakot, pero puno ng milagro. Matapos ang pagkakapako at ang muling pagkabuhay ni Jesus, lubos ang kasiyahan naming lahat na muli siyang makasama. At dahil doon, lalong tumibay ang paniniwala namin na si Jesus nga ang tagapagligtas. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan. Panginoon, itatatag na po bang muli ang kaharian ng Israel? Ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Mga lalaking taga Galilea, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita niyong pag-akyat niya. Halika kayo, samahan niyo kami magdasal. Mga kapatid ko, ang sabi ni Jesus bago niya tayo iniwan sa bundok ng Olibo, huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggang ipadala sa inyo ng Ama ang ipinangako niyang biyaya. Tulad ng sinabi ko, si Juan ay binautismuhan sa tubig pero makalipas ang ilang araw, kayo naman ay babautismuhan sa Espiritu Santo. Kola na siya mate, haleluya, haleluya, haleluya. Kol haneshamate, haleluya, haleluya. Kol haneshamate, haleluya.
yun? Taga-Galileo ang mga nagsasalitang ito? At paanong naririnig natin ang ating katutubong wika sa lugar ng ating kapanganakan? Mula ako sa Ehipto, naririnig ko silang magsalita sa aking wika. Isa akong Judean. At isa ako Elamita. Ngunit parehas namin naririnig ang mga wika namin. Lahat ng ito'y kababalaghang gawa ng Diyos. Mga pambihirang bagay na kailangan kong ibahagi sa inyong lahat. Isa siyang mangingisda mula sa Galileo. Alam kong wala siyang pinag-aralan. Pero pakinggan mo kung gaano siya kagaling makipag-usap sa atin. Anong ibig sabihin ito? Ang ibig sabihin, marami na silang nainom na alak. Mga taga-Hudea at kayong lahat na panauwin sa Jerusalem, pakinggan niyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay niyo. Alas 9 pa lang ng umaga ngayon. Ang nakikita niyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki makakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. At sa panahong yun, ang lahat ng hihingi ng tulong sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring yun. Ngayon siya ay nakaupo sa pinakamataas sa trono ng langit at naluklok sa kanan ng Ama. At ang ating Ama, tulad ng kanyang pangako, ibinigay sa kanyang Espiritu Santo upang ipagkaloob ito sa atin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Mga kapatid, anong dapat nating gawin? Pagsisihan niyo talikuran ng inyong mga kasalanan at muling harapin ang Diyos. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin sa lahat ng inyong mga nagawang kasalanan. At ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang biyaya ng Espiritu Santo. Pagkat ang pangako'y sa inyo at sa inyong mga anak at sa sino mang nandun sa malayong lugar at sa bawat tatawagin ng Diyos na siya'y ating Panginoon. Ang galing! Nagkakaintindihan silang lahat kahit magkakaiba ang salita nila. Oo nga. At ngayon, binigyan sila ng Diyos ng biyaya para magkasundo sila at magtulungan kahit pa magkakaiba man ang kanilang mga wika o bansang pinanggalingan. Alam nyo, pwede siguro akong humanap ng paraan para makausap ko si Veer. Oh, Chris! 100% na gumagana ang language translator module ko ngayon. Pwede na kita matulungan. Ano nga bang wika ni Veer ulit? Sa palagay ko, isang universal language ang ginagamit niya.
Uuwi na tayo! Woohoo! Chris, ano ba kasing ibig mong sabihin sa universal language? Chris? Woohoo! Ang sarap! Sa dinner ko, nakilibot ko siya. May usting kaliruka. Gizmo, palagay ko kailangan mo nang buksan ang translator module mo. Mukhang mayroong mahalagang bagay na sinasabi si Veer. I am sorry, Professor. Mahigpit na pinagbilin sa akin ni Chris na huwag daw ako mag-translate. Tama nga yun, Dad. Nag-uusap kami ni Veer ngayon sa pamamagitan ng universal language ng pagkain. Yo, pizza! Yo, pizza! Hindi porket hindi ako pwede mag-translate, hindi na tayo pwedeng makinig sa kahit anong wikang gugustuhin natin. Ni-reconfigure ko ang Flutter Gizcam. Nilagyan ko to ng portable microphone at language translator. Tingnan nyo, pero mas maganda kung makikinig kayo. Ito ang pinakamasarap na pizza na tikman ko. Veer, sa palagay mo, makakailang slice tayo? Meron tayong tatlong pizza dito ngayon. Pwede pa tayong order. Yung veggie pa yung favorite ko. Ano naman ang sayo? Masyado na siguro ako maraming narinig na ibang wika para sa loob lang ng isang araw. Pakiabot naman ang pizza, please! Kaya mo yan, please! Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo. Masayang nagpipirapiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. At may malinis na kalooban, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Simula muli, buhay ko'y alay sa'yo.